Hanggang 1,161 pesos ang hiling na dagdag sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Sa unang public hearing ng Wage Board, iginit nilang panahon na para makasabay ang sahod sa tuloy-tuloy na taas presyo ng mga bilihin. Ang pagdinig, sinabayan ng kilos protesta ng mga manggagawa. May pakulo pa silang budol fight na adobong kangkong dahil yun lang daw ang kaya ng kanilang sahod. Nasa frontline ng balitang yan, Brian Basa. Ginanap kanina sa Philippine Trade Training Center sa Pasay ang unang public hearing ngayong taon sa mga petisyon na taasan ng sahod sa Metro Manila. 570 pesos ang kasalukuyang arawang sahod sa NCR. Ang petisyon ng kapatiran ng mga union at samahang manggagawa noong Disyembre, dagdagan yan ng 100 piso para naman daw makahabol ang sweldo ng mga manggagawa sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Dahil sa inflation, nabawasan daw ng 88 pesos ang halaga ng kanilang sinasahod sa araw-araw. Ang petisyon namang inihain ng United for Wage Increase Now nitong Marso, gawing 1,141 pesos ang minimum wage. Batay raw ito sa pag-aaral ng Ibon Foundation na nasa 1,160 pesos ang kailangan ng isang pamilya para makapamuhay ng maayos araw-araw. Huling nagpetisyon ang iba't ibang labor groups para itaas pa sa 1,161 pesos ang minimum na sahod. Sagot naman ang mga employer na nasa public hearing. Biktima rin daw sila lalo't hindi pa sila tuluyang nakaaahon sa epekto ng pandemya. Ayon sa Wage Board, sa susunod na linggo ang deliberation sa mga petisyon para sa taas sahod. Hopefully, by that time we'll come up with a decision. Oppositions pa rin from several sectors and we have to consider that. But of course, as in the past wage orders, may mga exemptions naman kami, may mga safety nets for those who cannot afford the increase. Hindi ho madali rin sa amin. We have to balance. Kapag hindi napagbigyan ang petisyon ng mga manggagawa, pwede silang mag-apply ulit pero kailangan pang maghintay ng isang taon. Pero kung may bigla ang pangyayari tulad ng pagsipa ng presyo ng bilihin, pwedeng repasuhin ng Wage Board ang mga sahod kahit wala pang isang taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.